naiyak siya. Naiyak siya kasi syempre may memories. Dekada 80 pa nang magsimulang magtinda ang pamilya ni Kathleen sa satellite market sa Gibraltar, Baguio City. Pero ang kanilang pwesto, dinemolish noong unang linggo ng Disyembre para mabigyang daan ang pagpapatayo ng district satellite market. Kaya naman, hindi nito maiwasang maging emosyonal, lalo na at ang kanilang pwesto ay itinayo pa ng kanilang lola. Legacy na daw kasi yan na binigay pa ni Marcos noon. Na para walang nagchichenda, yung nagsusursor, pero okay naman na. Hindi bababa sa 50 stalls ang naapektuhan dito. Ang ilang stalls, pansamantalang inilipat sa mga stalls sa Barangay Luwalhati. Kung dati, nagbabayad si Kathleen ng kanilang renta na 1,700 pesos kada buwan, ngayon naging 500 pesos na lang ito sa kanilang bagong pwesto na may lawak na 1.6 by 2 meters. Mura man, naging matumalaman ang kanilang benta. Ang dati kasi nilang kinikita na 5,000 piso kada araw, ngayon swertihan na lang kung kumita sila ng 3,000 piso. Kung sa tindahan, mas malakas doon kasi syempre sentro. Tsaka dito hindi pa naman alam ng tao. Sana maibalik pa rin kami doon pag naayos. Kasi ang sabi, hindi pa sigurado kung makakabalik or makakabalik kami. Taong 2016 pa nang buksan ang usapin ukol sa pagpapatayo ng bagong satellite market sa lugar dahil sa ilang paglabag sa building code ng mga stalls at iba't iba pang mga dahilan. I-refer po natin sa building code, talagang in violation po sa building code yung mga existing stalls doon. For example po, yung seatback nila sa creek, sa existing na creek, wala pong seatback na ismint, wala po silang ismint. Tapos yung mga shanty po nila, dikit-dikit talaga, talagang pronto sunog po. Ang bagong satellite market ay nagkakahalaga ng 70 million pesos at ang pondo nito ay mula pa sa annual investment plan ng lungsod mula 2019 hanggang 2021. Mayroon itong 3 palapag at higit 60 stalls ang kasya dito. Yun nga siguro ang dapat maintindihan ng mga kababayan natin dyan na itong ginagawa po ng city ay para sa kabutihan din po nila. Kasi siyempre yung hindi magandang itsura ng pinagtitindahan nila, babaguhin natin yon, gagawin natin pong building. So iaayos po yon. Tinatayang aabutin pa ng 2 taon bago matapos ang konstruksyon nito. Kaya ang ilang tindera walang magawa kundi ang magantay muna bago sila makabalik sa nasabing lugar. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headline.